Okay, so welcome back to our channel. Ito muli si RP Max Vlog. Sa mga love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man po tayong sulok sa mundong ito, naway nasa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Mga love shoutout din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. Sa inyong lahat po guys ay mega love shoutout, okay? So gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong live ni Kalingap Ido kahapon. Bali araw po ngayon ng Martes, October 8, 2024 as of recording time. So bali yung live po niya noong Monday ng gabi dyan po sa Pilipinas. So marami po ang nag-reaction na din po nito at marami din po tayong nababasa sa mga comments na yung iba medyo masama ang loob at yung iba naman naintindihan naman po nila ang situation. Okay? Gusto ko lang din po magbigay ng reaction guys dahil isa po ako sa nag-reaction tungkol nga po sa issue ni Arjen. Okay? So bago po natin gawa ng komento guys, ito panoorin muna natin sandali itong maiksing video clip na ito. Okay? So ito po yun. May ganun na ano nangyari kay Erjin itong nakaraan. Hindi ko muna i-spoil yung lahat ng mga na ano ha. Basta nag-usap po kami kanina ni Erjin. Tapos kwento niya lahat sa akin yung mga experience niya sa mga bashers. Tapos kung ano yung mga issue na gawa ng mga ano, siyempre. Yung kasi naglaki lalo eh sa akin kasi hindi ko naman masyado inaakala na magiging ganun ka ano severe yung ano yung usapin ano kala ko eh ano lang para magiging ano lang sa amin lang ganun lang yung iba kasi kinontent kaya lalong lumaki yung iba parang ano talaga so ayun kumalat ng kumalat at ayun naka-apekto doon sa bata grabe yung nangyari kanina kaya grabe yung breakdown niya kanina ako nag-usap kami. Talagang talagang umiyak siya kahit ako naawa ko doon sa bata. Sana po wag nating iba si Arjen guys, ano? Isa siya sa tinutulungan natin, dapat support natin siya sa atin. Alam natin po minsan may nagagawa tayong mali, minsan ano. Yung nagawa naman po ni Arjen hindi naman po ganoon kasi severe ano, parang ano lang po 'yun. Siyempre na ano lang naging desperado lang minsan sa kanya mga ano. Na gusto lang din magkaroon ng extra income kaya ayan opo kaya naisip niya kasi minsan talaga sa pagka ano busy natin minsan hindi natin napupuntahan yung iba natin hindi naman natin sinasabi na parang napapabayaan ano ano lang alam ko naman na may mga ano pa may nakaya pa. Pag alam kong hindi na talaga kasi alam ko sinecured ko na agad yung ano, tuition fee at saka yung boarding house yun. Okay na yun sa akin. Basta opo, alam po natin may kasalanan din ano. So move po na tayo dun guys. Ano naman po yun kasi hindi naman ganun kasi severe yung ginawa ng bata na ano. Na pagkakamali kaya wag natin hindi naman siya yung tipong nawakwak di ba yun pa kung nawakwak si Arjen yun pa masasabi kong medyo ano medyo mapangit o kaya biglang ano nag-again sa Kalingap yan po medyo ano medyo mapangit ng ano ayun so narinig po natin guys at nabanggit nga po ni Kalingap Ido na kung ano man yung nagawa ni Arjen na kasalanan, hindi naman masyadong malaki o hindi naman severe. Kaya sa pagkaintindi ko dito sa kanyang panawagan guys, nanawagan po siya na intindihin po natin ang bata. Dahil grabe po ang kanyang inabot no, sa mga buzzers at ika nga doon sa interview po nila, ika nga binuhos po lahat ni Arjen yung kanyang damdamin doon kay Kalingap Ido, ika nga humagulgul po ito. Okay? Dahil hindi po siya sanay na mabas talaga dahil ang dami pong nambas na po talaga kay Arjen. At may mga reaction din po na ika nga pinagtanggol po nila si Kalingap Ido dahil nga po may mga nabanggit naman kasi itong si Arjen sa kanyang live na hindi rin po maganda no? Sa paningin ng mga supporters ni Kalingap Ido. Ika nga si Arjen kasi noong time na yon, she puts Ido in bad light, no? O in bad image, ika nga. Dahil nga po sa mga binanggit po niya. Kaya, gano'n na lang po ang pagtanggol nila, ika nga, no? Kay Kalingap Ido.
At pero dito sa side ni Kalinga Pido, nakiusap po siya, naintindihin natin si Arjen dahil bata pa siya at hindi po niya alam yung ginawa niya. Ika nga, hindi naman ito masyadong malaki. Ika nga, sabi nga po niya, desperado lang yung bata dahil may time talaga na hindi niya po madadalaw dahil nga po sa kabisihan. Pero ang pinangako naman po ni Kalinga Pido o ang inassure po niya, yung kanyang tuition fee at ang kanyang boarding house ay secured na po yun. Okay? So wala na pong problema doon. Yung nga lang, may time po talaga na sa kabisihan, hindi niya po ito napupuntahan. Okay? Kaya naman siguro, naintindihan ni Kalinga Pido kung bakit nagawa po yun ni RJ na mag-live at humingi ika nga ng suporta at naglapag pa ito ng Jika sa kanyang live. So doon naman, ika nga pinuna po si RJ doon sa kanyang ginawa at marami na po ang nag-reaction nga doon at talagang iba po yung mga sinasabi talaga again sa kanya. Okay? Pero dito nga guys, no, naintindihan natin si Kalinga Pido, nakiusap po siya na hindi naman po siya nawakwak at hindi naman siya nag-go again sa Kalinga. Kung siguro lumabas ito sa Team Kalingap at nagiging kalaban na, kinalaban na ang Team Kalingap, eh doon pa siguro. Ika nga, pag nawakwak na po siya, pero hindi naman po. Kaya, sabi nga po ni Kalinga Pido, hindi naman severe ang kanyang nagawang kasalanan. Kaya, intindihin po natin, wag po natin siyang i-bash, okay? Ang napapansin ko dito guys, parang tumatayo po si Kalinga Pido guys na parang ama dito po sa kanyang mga beneficiaries. Ika nga, kung may mga konti man silang kasalanan, intindihin po natin. Huwag po nating ika nga palakihin at huwag po nating ibabas dahil hindi po sila sanay. Okay? Baka mamaya ma-depress pa yung bata at dito, base nga po sa binanggit niya, talagang iba yung sinabi sa kanya at umiyak ito ng umiyak dahil nga po sa dinanas niya sa mga nambabas po sa kanya. Ang nakikita ko dito guys, parang isang ama kung saan nagkasala yung anak natin, instead na gusto natin mag-apology sa atin, parang ini-ignore na lang natin, pinapatawad natin at kinakalimutan natin. Ika nga, forget and forgive, no? Hindi na natin pinipilit yung anak natin na mag-apology ka sa akin. Okay? Siyempre, mahal natin yung anak natin, parang unconditional love. Mag-apology man siya o hindi, hindi natin siya pinipilit doon. Siguro time will come na sila na mismo magkusang mag-apology sa atin. Sa ngayon, parang intindihin muna natin. So parang ganon ang pinupunto, no? Sa tingin ko guys, parang ganon ang pinupunto ni Kalinga Pido na gagawin natin dito kay Arjen. Ika nga, intindihin natin, unawain natin dahil tayo ang mas nakakatanda. So ito pa guys, panoorin pa natin. Diba? Guys, huwag nating awain si Arjen, okay? Tinutulungan natin siya dito. Binipensyari pa rin natin siya. At the end of the day, yan na nga ay sabi rin ni Arjen kanina, yung iba talaga, hindi lang talagang yung galit niya nung iba sa kay Arjen is parang iba talaga. Wala namang ginagawang sobra yung bata dun sa mga ibang viewers na talaga. Minsan nagsiselos kasi medyo madikit daw. Edo, madikit daw kasi na si Beyonce, ganyan. Bakit mo magsiselos ng ganyan? Huwag niyo pong gawa ng mali siya. Tinutulungan natin yan, guys. Natural, puntahan ko yan pag kailangan. Guys, hindi sa kinakampihan ko talaga siya ng hindi yun pagiging bias sa kasi kung mali talaga siya ng sobra, pagsasabihan ko talaga siya ng sobra. Maliit na bagay man lang yan . Kunting correction lang naman ang kailangan nun. Oy, Arjen, tama na ganyan. Diba? Saka sabi na binash pa siya sa doon sa kanyang pagkakasakit sa daw, di na lang siya gumaling, ganyan. Ba't ganun po? Sabi niya kanina sa akin, ang pangit ng mga ibang bashing. Kawawa yung bata kanina sa mga sinasabi niya. Si Arjen po, hindi po sanay sa mga ganyan. Hindi po katulad natin. Yan, yung ibang mga yan, sila Dr. Love, may sanay sa bashing guys. Ibang iba. Buti kong kasing tigas namin po kayo na sanay na sa mga lahat ng mga pinagsasabi na kahit pa murahin or okay lang. Yan po sila Arjen, hindi pa po yan. Sila Carla, sila Vianse, hindi pa po sanay.
kapag ka sinagot, pagka binash po sila, karaniwan, emotional sila pagka ano, pagka sinabihan, nagre-react. Hindi po tayo, hindi kagaya natin na kapag ano, observe lang, wag na ano, hindi na natin pinapansin. Kawawa din yung mga ganyan kasi mahina pa ang ano niyan, ang pag-iisip nila sa ano, sa mga ganyang bagay. Panoorin niyo bukas, guys, sigurado. Baka para tumigil na kayo mga magbash sa kanya, guys. Kasi kawawa talaga siya. Tama na po. Okay? Kasi kung ano, kung anak niyo rin ganun, guys, yung mga anak niyo sa sarili niyo, kung ganyan din kayo, hindi nyo rin magugustuhan po. Lalo na yung iba na may personal po. Ang pangit. Ang pangit. Dapat nga, love-love lang tayo lahat dito eh. Guys. Walang manood sa upload ko. Okay lang, guys. Diyan natin malalaman kung sino talaga yung legit na supporters sa fake na supporters. Okay lang. Diyan po natin nakikita kung gaano talaga kayo kasolid. Kung nanonood lang po lang kayo dito para sa ano na po, para sa love team namin ni Beyonce, umalis na lang po kayo. Kasi hindi po natin kailangan yan. Paano pala kung mag-stop ng love team? Wala na po ba kayo dito sa ating channel? Hindi ko po kailangan ng mga ganyang fake na ano, supporter. Nandito po tayo para sa mga tinutulong natin, hindi po para sa ano lang, sa love team lang. Guys, wala akong i-tolerate naman ano dito, ha. Sobra-sobra na ginagawa kasi ng iba. Sobra-sobra na. Pwede mag-unsub kayo. May nababasa ako mag-unsub daw. Unsub na, guys. Wala akong pake. Arjun ay kasama ano ko dito, beneficiary. I-depend ko siya kahit ano mangyari. Okay. Ayun, so narinig po natin, guys. Meron po kasi talaga, nung kainitan talaga ng issue ni Arjun, marami po ang talagang nambas po sa kanya. At yung iba, sa nabanggit nga ni Kalinga Pido, masyado pang personal. At nung nagkasakit siya, may mga nagko-comment o may mga nambabasa kanya na sana hindi na siya gumaling. Okay, so sobrang na din po yun. Okay, so tama po yung nabanggit ni Kalinga Pido. Paano kung nangyari po yun sa anak natin? Ano po ang magiging feeling natin? So wag naman pong sobra na pambabas. Okay, dahil hindi naman po ganun katindi ang kanyang nagawang kasalanan. Okay? At sabi nga po ni Kalinga Pido, bilang isa sa kanyang beneficiary, siyempre pinupuntahan niya yan at sinusuportahan. At huwag sanang gawa ng mali siya, kasi mayroon po kasing iba, huwag masyadong close. At nakikita naman po natin no, gaano sila ka-close at ika nga no, yung pag-uusap po nila, yung interaction nila. At mayroon pong iba na mga AIDC supporters na kasuporta sa love team, eh medyo binibigyan po nila ng kahulugan o nagsisilos, ika nga, o wag na akong masyadong close kay Argent. So hindi na po siguro tama yung ganun. So naintindihan po natin, guys, si Kalinga Pido na bilang isa sa kanyang beneficiary, siyempre nandoon yung kanyang suporta. Imagine, pinapaaral po niya ito. Isa sa kanyang pinapaaral at nursing pa yung kinuha. So natural lang po, guys, na nandoon yung kanyang support sa kanya. Okay? So yun nga po, guys, ano, sabi nga po ni Kalinga Pido, huwag po nating lagyan ng mali siya kung ano man yung closeness po na meron sila, dahil beneficiary po niya yan. Siyempre nandoon yung kanyang suporta at talagang tinutulungan po niya yan. Okay, so huwag lagyan ng mali siya at hindi dapat pagsilusan, kasi iba po yung love team. Okay, at sabi nga po niya, ayaw din po, kasi may nag-comment po doon, no? Sabi nga po doon sa nag-comment, hindi na daw po panoorin ang mga upload niya dito nga po kay Arjun. Okay, at identified yata yun na mga supporters po ng AIDC. Sabi nga po niya, kung nakasupport lang po kayo sa love team, ay mabuti pa, umalis na po kayo. Kasi sabi nga po niya, bilang charity vlogger, ay talagang meron tayong tinutulungan. Hindi lang po tayo sa love team. So kung nakasupport ka lang sa love team, ay mas mabuti pang umalis ka. So may punto din naman po si Kalinga Pido, dahil charity vlogger po siya, guys.
Yung love team, intindihin po natin, ika nga pang pag-good vibes lang po yan. Nandoon naman po tayo, hanga tayo doon sa mga nakasuporta sa love team at nire-respeto po natin yan at siyempre no, mahal po natin yung mga yan. Pero sana, wag nating ikangang diktahan si Kalingap Ido kung ano po ang gagawin niya sa kanyang mga charity. Suportahan natin siya doon guys at wag natin siyang pagsilusan dahil meron siyang ka-love team. Eh kung may iba siyang binavlog ika nga na maganda, eh sabihan na natin, Kalingap Ido, huwag kang masyadong close dyan. Eh hindi na po siguro maganda yun, okay? Dahil iba po ang love team, iba po yung kanyang pag-charity. At siyempre bilang nag-charity ka, nandoon siyempre yung suporta mo doon sa tinutulungan mo. So naintindihan po natin guys, no, si Kalingap Ido sa kanyang position kung bakit ganun po yung kanyang paliwanag, okay? So yun namang mga supporters ng Itzy, alam ko po malawak po ang kanila pag-intindi. Hindi naman po lahat, mayroon lang po talagang ikang siguro nagsiselos o nambabas, no? Kaya po may mga nasabi po silang ganun. Pero sana intindihin natin si Kalingap Ido guys dahil tumatayo po si Kalingap Ido na parang tatay po sa kanyang beneficiaries. Ika nga, forgive and forget ang ginawa po niya sa mga, kasi nga sabi nga po niya, napakasimpleng kasalanan. Madali lang po yan i-correct. Hindi naman yan matindi. Hindi severe mistake ang nagawa ni Arjen. Okay? Ika nga, kayang i-correct. Kung umalis yan sa Team Kalingap at kumalaban na sa Team Kalingap, let's say nawakwak na, ay doon tayo. Doon tayo magsalita at kahit siya siguro magagalit na din po kay Arjen. Pero simple lang po ang nagawang mali ni Arjen. At naintindihan po niya, sabi nga po niya, desperado lang po ito. Dahil nga po, nagiging busy po siya at hindi naman niya ito nadadalaw talaga ng regular. May time talaga na siguro nami-miss niya. Dahil nga po, sa kabisihan, dahil hindi lang naman po siya ang tinutulungan. Pero ang assurance nga po ni Kalingap Ido, yung kanyang tuition fee at kanyang boarding house ay nakasipirit na po yun. Ika nga, secured na po yun. So, wala na pong problema doon. Okay? So, yun lang po guys ang aking comment dito sa nangyari nga po, no? Dito nga po sa live ni Kalingap Ido, kung saan may mga sumama po ang loob niyan. Actually, may mga nabasa ako sa comment na mga supporters ng Itzy na medyo sumama ang loob nila. So, sana maintindihan nila kung bakit nagiging ganun ang punto ni Kalingap Ido sa kanyang live o sa kanyang vlog nga dito kay Arjen. So, supportahan po natin guys, no? Si Kalingap Ido, sabi nga po, love, love na lang po. One Kalingap, one family. So, supportahan natin at mahalin natin ang mga beneficiaries ni Kalingap Ido o mga beneficiaries ni Kalingap Rab o lahat na po na mga beneficiaries ng Team Kalingap ay supportahan po natin. Huwag po nating ibabas. Yun po ang pakiusap talaga ni Kalingap Rab noon. Basta beneficiaries, huwag po nating ibabas. Maliban siguro kung gumagawa sila ng hindi maganda. Hindi natin hawak ang mga supporters na maghayag ika nga ng sama ng loob. Okay? Pero hanggat hawak po sila ng Team Kalingap, beneficiaries po sila ng Team Kalingap, ay suportahan po natin. At kung ano man yung mga sa tingin natin ay kunting kamalian, ay patawarin na po natin. At siguro pagdating ng araw, magkusang magsuri din po ang mga yan. Sa ngayon, nasa trauma stage pa ika nga dahil nabigla no, sa mga bashing, ay intindihin muna natin. Dahil kung ano po yung ginagawa natin sa mga anak natin, ganun din po ang i-apply natin sa mga beneficiaries ng Team Kalingap. Okay? So yun lang po guys ang aking reaction dito nga po sa live at sa issue po ni Arjen na dito nga po no, nagpaliwanag na po si Kalingap Ido. Okay? So maraming salamat po guys. Sana hindi po magbago ang suporta natin kay Kalingap Ido at kay Arjen at sa lahat po no, lalo na po sa tandem ng Itzy o sa lahat po ng tandem na meron po si Kalingap Rab o ang Team Kalingap. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat guys, sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.